So yun, so kamusta mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So mga kababayan, no, nung nakarang araw po kasi, nag-trending nga po si Cynthia Villar. Kasi nga po, mistulang nagwawala nga po siya dun sa isang kalsada nga po sa Las Piñas. So mga kababayan kasi, bilang isang senadora, hindi talaga maganda sa optics po ng mga mamamayang Pilipino na merong isang senadora at syempre number one yan ha. Tandaan nyo, anong 2019 election, number one yan si Cynthia Villar sa mga senador na pinakamaraming nakuhang boto at ako po yung nagtataka kung paano nangyari yon. So ito nga po yung punto ko mga kababayan, no? Hindi kasi maganda na bilang isang senadora at number one ka pa na umaasta ka as palingkera sa kalsada. At especially nga, nakuha na ka pa ng video. Yung kaibigan natin si JC De La Cruz ata nakakuha ng video na yan. So mga kababayan, ito nga. Sa mga hindi lang po kasi nakakaalam, at ito binabanggit na rin po talaga ito matagal na sa mga live stream ko, na ako po talaga ay naging empleyado po ni Cynthia Villar noong year 2002. Batang-bata pa ako noon. First job ko yun. 18 years old ako noon. Nagtrabaho po ako kay Cynthia Villar. 18 years old ako noon. Unang trabaho ko po talaga kay Cynthia Villar. At mga kababayan po, hindi po talaga naging maganda yung experience ko sa unang trabaho ko po dito nga po kay Cynthia Villar. So kung mayroong mga duda dyan sa mga sinasabi ko, I can give some proof. Kasi kung kukuha po ako ng record ko sa SSS, makikita talaga doon na yung pinakaunang hulog ko po talaga sa SSS ay sa kumpanya po ni Cynthia Villar, dun po sa Alabang. Kasi taga Muntinlupa kasi ako eh. So ito nga. So kasi nga po mga kababayan, hindi ko pa kasi nagagawan to ng video. Actually nababanggit ko lang ito sa mga live stream ko, pero yung magawan ko ng isang content talaga, hindi pa. Pero sa tingin ko nga po, dahil nga po sa lumabas nga po itong video nga po ni Cynthia Villar, sa tingin ko, this is the right time na gumawa ako ng content tungkol nga po sa experience ko nga po kung gaano po talaga hindi ganong kagandang maging amo itong si Cynthia Villar based on my experience. Ewan ko lang kung nagbago na siya ngayon, pero sa tingin ko parang hindi naman eh. So ito muna, no? So ito. So ito nga po yung viral video nga po ni Cynthia Villar. Yan, so ganito po talaga yung Cynthia Villar po talaga na naging amo ko dati. So ito nga mga kababayan, no? Pag-usapan ngayon natin to. Kasi ako, nag-post po ako sa Facebook ko kagabi. Ang sabi ko nga po dito sa Facebook post ko, okay, year 2002, first job ko. Naging amo ko si Cynthia Villar sa Alabang. Sama talaga ng ugali niyan. Okay. So mga kababayan, no? So ngayon, simple lang naman itong content ko na to. Gusto ko lang naman sabihin dito po sa mga viewer po ng aking Muntin Channel kung ano ba yung naging experience ko nga po dito kay Cynthia Villar. So unang-una po naging problema ko nga po dito nung nagtrabaho ako kay Cynthia Villar. Ang una ko naging problema dito, kasi nga po sa labor code po natin, meron po tayong provisionary at saka meron tayong contractual employee. Okay. So ang ginawa nga po ni Cynthia Villar po sa amin, hindi lang sa akin, sa amin po. Actually, ilang kami empleyado doon? Siguro mga walo kami empleyado doon eh. Yung ginawa sa amin niya ni Cynthia Villar, ginawa kami contractual. Na which is okay lang kasi contractual, kasama yan sa labor code. Pero ang ginawa nga po ni Cynthia Villar sa amin, 2 months provisionary, 3 months extension. No, which is labag sa batas yun. So isipin mo ganito yan, hinire ka nila. Okay, so nag-apply ka, nag-requirements ka, gumastos ka ng pang-medical mo, and then pagpasok mo dun sa kumpanya na yon ni Cynthia Villar, dyan nga sa may Starland patawag nun eh. Hindi ko na alam kung anong tawag dyan ngayon, no. Ngayon, nung, syempre, first time ko magtatrabaho, syempre, medyo excited, di ba? Doon ko na lang malalaman na after kong gumastos ng lahat-lahat na yan, ng NBI, police clearance, medical, pamasahe, pagkain, pati yung pabalik-balik ko nga po sa mga interview, 3 interview yung naranasan ko noon eh. Doon ko lang malalaman na meron pala silang 2 months provisionary and then 3 months extension. So, ang ibig sabihin nun, kapag hindi ka nila nagustuhan ng 2 buwan, pwede ka na nilang tanggalin ora mismo.
sa na which is ang alam ko talaga bawal 'yun. Wala 'yun sa labor code. Wala sa labor code 'yun. Kilala ko pa. So kilala ko pa no yung natatandaan kong HR manager doon si Athens. Nakalimutan ko lang yung apelyido kasi matagal na 2002 pa 'yun eh no. Tagal na no. 2002 18 years old ako noon. So kayo na lang magkwenta para malaman niyo kung ilang taon na ako. 'Yun. So isipin mo 'di ba, first job mo 'di ba? Parang sabi parang isipin mo na lang, ganito ba magtrabaho sa ibang kumpanya? 2 months probationary, 3 months extension. Contractual ka na nga lang eh, meron pang nalalaman na ganoon. So by the way, bukod pa nga doon, and by the way, syempre gumastos na ako eh. So ang ginawa ko, tinuloy ko na lang, pero eventually nga po, pagpasok ko nga po doon sa kumpanya po na 'yan, meron na naman silang bagong pauso. So nalaman ko na lang din po nung pagpirma ko nga po na kontrata na below minimum pa po yung sweldo. So below minimum, ang alam ko 2002, ang minimum noon is 280 pesos per day. Ngayon ata nasa 600 na ata ngayon, no? Pero dati 200 280 pesos 'yan. Pero ang pinirmahan naming contract noon, ang nakalagay doon 250 pesos. So below minimum. 'Di ba? Kaya nga ako nga mga kababayan, ako talaga nagtataka talaga ako kung paano naging number one 'yan. 'Di ba? Kasi nga ito lang no, bukod sa personal na experience ko kay Cynthia Villar sa trabaho, meron pa akong personal experience sa kanya pagdating po sa agriculture at pag-uusapan natin 'yan maya-maya lang. Gusto ko lang ikwento sa inyo no. At doon na nga po mga kababayan no, yung 280 pesos na minimum nung 2002, ang binigay lang sa amin ay 250 pesos. So kulang ng 30 pesos. Syempre 2002 medyo malaking pera na rin 'yon, 'di ba? So below minimum. So labag na naman sa batas. Wala kasing magrereklamo diyan mga kababayan kasi sino magrereklamo? Sa isang empleyado na ang kalaban mo ay mga bilyar. Actually wala. Wala pa namang social media noon para nga makapagsalita tayo. Wala pang ganun. Pero isipin niyo lang mga kababayan, 'di ba? Sa sobrang yaman na, sa sobrang bilyonaryo na ng mga bilyar nung panahon na 'yon, yung 30 pesos per day hindi nila kayang ibigay. Pero kahit yun yung mga nangyari, syempre naging parte yan ng buhay ko at syempre marami ako natutunan diyan. And then besides pa nga doon mga kababayan, no. Yung ginawa pa nga ni Cynthia Villar noon sa amin noon. Okay. So 2 months probationary, 3 months extension, pagkatapos below minimum at bukod pa doon, meron pa kaming isang day off kada week. Okay, walang problema kasi kasama talaga yun sa labor code. Dapat may day off. Yun nga lang po, may day off ka na, may rest day ka pa. So, dalawa. Meron kang dalawang araw na walang trabaho. So, meron kang day off, meron ka ring rest day. Ay, nakayawan ko ba? Siya mismo yung unang lumalabag sa mga labor code pero ngayon, senador na siya ngayon. So ngayon, hindi ko na alam kung nagbago na si Cynthia Villar pagdating sa mga empleyado niya. Pero base nga po sa nakita nating attitude ni Cynthia Villar, ang dami niyang sablay eh. Di ba? Ang dami niyang sablay. Isa-isain pa ba natin? Di ba? Yung tulad ng mga sinabi niya tungkol sa nurse, tungkol dun sa pagtatanim nga raw sa bahay. Marami yan. Pero ito nga mga kababayan, ito nga yung pinakamalupit dito. Actually, meron ng paglabag sa mga labor code. Pero ang pinakamalupit dito, kapag bumibisita talaga yan si Cynthia Villar, ang tawag nga namin dyan, madam eh. Ay, si madam, parating na si madam. So kapag dumarating talaga si madam, wala ka talagang ibang dapat gawin, dapat talaga. Andun ka sa pwesto mo. Kahit na break time mo, kahit na kumakain ka, kailangan mong itigil yan. Kasi nga, hindi gusto ni Cynthia Villar na para kasi sa kanya, yung pagkain po, yung pag-lunch break po, ang ibig po sabihin niyan ay walang ginagawa yung mga tauhan niya. So naalala ko lang po kasi isang beses no. Kasi actually medyo bad trip na talaga ako dun sa trabaho ko na yun eh. Tumagal lang ako dun ng mga dalawang buwan. Dalawang buwan lang talaga. Hindi na ako nagpa-extend. Talagang ang pangit na talaga ng performance ko nun. Kasi nga hindi maganda talaga yung trabaho. So nung isang beses dumating nga po si Cynthia Villar, then kumakain talaga ako nun. Tapos ang sabi sa akin ng manager ko, ay parating na si madam. Tapos nagulat na lang ako, bigla akong inutusan. Nakalimutan ko na kung anong inutos sa akin, pero basta inutusan ako habang kumakain. So ang sabi ko, gagawin ko yan pagkatapos ko kumain. Yan kasi paalis na ako eh, kumbaga pa-resign na ako noon eh, kasi sobrang bad trip ko noon eh. And then syempre narinig ni madam yun yung sinabi ko. Ayun, yun, ora mismo.
di ba? Ora mismo. Tanggal ako sa trabaho. Di ba? Lupit, di ba? Lupit. Isipin mo first job ko, tapos ganun yung naging experience ko. At pagkatapos ngayon yung mga kababayan, okay na sana. Okay na. Kumbaga, naka-move on na ako. Nagpatuloy ako sa pag-aaral ko, kahit paano, nakagraduate ako. Yung 4 years course ko, natapos ko ng 5 taon, kasi nga nag-asawa pa ako habang nag-aaral. So, ito nga. So, naka-move on na ako doon. Naka-move on na ako doon. So, naging OFW pa ako. And then, pagbalik ko nga po dito sa Pilipinas para mag-for good, 2019, hinahabol pa rin po ako ng multo ni Cynthia Villar. Kasi nga po, yung pinasok ko nga pong negosyo dito po sa Pilipinas ay agriculture. At meron po itong kinalaman sa pagtatanim po ng palay. So isa po sa mga negosyo ko po dito sa Iloilo ay nagtatanim po ako ng palay. At bigla-bigla na lang po mga kababayan, 2019, nung pagdating ko dito, bigla na lang din po naipasa bilang isang batas itong rice tarification law. Na which is syempre dati, bago ako mag-for good sa Pilipinas, ang alam ko talaga, yung presyo talaga ng palay is 23 pesos, 21 pesos. Pero nung pag-uwi ko nga po ng Iloilo at nung nagsisimula na ako magtanim ng palay, yung presyo nga po ng palay ay bumagsak po ng 11.50. So kalahati. Ayan po ang kagagawan po ni Cynthia Villar. So ito nga po yung sobrang unfair dito mga kababayan. So 11.50, nung panahon nga po na yun, kasi ngayon ano na eh, inayos na po kasi ni PBBM yan kahit papano eh. Ngayon po nasa 16 or 18 pesos na ngayon. Pero nga po nung kay Pangulong Duterte, 11.50 yan. Dahil nga po sa kagagawan nga po ni Cynthia Villar. So ito nga po yung pinaka-unfair dito mga kababayan. 11.50 yung isang kilo po ng palay na pinaghirapan namin. Pinaghirapan namin taniman, pinaghirapan namin lagyan ng fertilizer, pinaggastosan namin lagyan ng mga herbicides at saka mga insecticides. At saka pinatubigan namin. And then, pagdating ng anihan, 11.50 ang isang kilo. And then, nagulat na lang din ako, 2020, pag uwi ko ng Pilipinas, dumalo po ako dyan sa isang mall nga po ni Cynthia Villar, dyan din po sa Alabang. At nagulat po ako na yung restroom po nila, dyan po sa Metropolis yun eh, Metropolis Alabang ata tawag dun eh. Yung mga CR po nila, may bayad na 10 piso. Iihi ka lang, may 10 pisong bayad. Sobrang unfair nun sa ginawa ni Cynthia Villar na rice tarification law na 11.50 per kilo pagkatapos iihi ka lang sa mall ni Cynthia Villar, magbabayad ka ng 10 piso. Sobrang bad trip nun. At besides nga dyan mga kababayan, meron po kasi akong kaibigan. Bukod dyan, no? Talagang inahabol po talaga ako ng multo ni Cynthia Villar. Besides nga po dyan mga kababayan, kung hindi ako nakakamali, 2015. Meron po akong kaibigan dyan sa Bacoor. Kasi nga, Bacoor, Muntinlupa, medyo magkalapit lang yan. Meron po akong kaibigan dyan sa Bacoor, dyan po sa Sitio Malipay. Yung Sitio Malipay po na yan, matagal na po sila nakatira dyan. 1940s pa, 1950s pa. Kumbaga yung kalulohan nila, doon na nakatira. Pero eventually nga po, nagkaroon din po ng issue na penalize po yung kaibigan ko po dyan sa Sitio Malipay na yan sa Bacoor. At ang sinasabi nga raw po ay na-land grabbing nga daw po ng mga Villar. Bad trip. At syempre may mga issues pa si Cynthia Villar na yung mga taniman ng palay ay ginagawa pong subdivision. Actually sa Iloilo meron na po dito. So yun lang po, no? May isang content lang po ito, no? Kasi ano eh, gusto ko lang gawan talaga ng sariling video ito nga pong experience ko kay Cynthia Villar. Kasi nga nung mga panahon na yun, hindi ka makakapagreklamo kasi nga wala social media. So at least ngayon, kahit papaano, nung nakita ko nga tong video na to, ni Cynthia Villar na nagwawala, sabi ko siguro nga, gawan ko ng maiksing kwento based on my experience. So kung merong mga nagduda dyan sa mga sinasabi ko na ako po ay naging empleyado ni Cynthia Villar, madali lang po yan. Pwede po akong kumuha po ng records ko sa SSS, online ata, pwede na ata, at nakalagay talaga doon yung kumpanya ni Cynthia Villar. Sila yung unang naghulog sa SSS ko. Yun po. So yun lang po mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. So kayo po, no? Ano po masasabi niyo po dito kay Cynthia Villar? Siyempre, di ba? Hinahabol ako ng multo ni Cynthia Villar eh. So yun po, gusto po malaman po ang mga comment po ninyo. Paki-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto, bye-bye.